Oh, yan lang po nanay ang nakayanan ni Papa Ray sa binigay ko po. So ngayon po, ano po yung mga pangangailangan niyo po? May nanonood po sa atin mga OFW, mga kaibigan po na nanonood. Sa Mercedes hanapin natin si Tatay Filio Abilia. Saan niya tinawag ito na ating kaibigan na si Mama Rosalinda. Hanapin natin dito sa Pugad Lawin Mercedes. Ayan guys, report muna dyan kay Yen Wonders and Dean Basmayor and kay Marlene Carion yan sa Israel. Shout out sa inyo dyan. Ingat-ingat. Isang mapagpalang hapon sa ating mga kaibigan sa Pugandaw. So, tara, samahan nyo guys sa ating mission ngayong hapon. Pilya dito sa Pugad Lawin. So, tara din po natin. Ayan po, nandito na po tayo kay Tatay Abilia dito sa Pugad Lawin po. Ano nanay? Purok ano po ito? Purok tres. Ito po ang kanyang bahay ni Tatay. Ito po yung lugar na tinitira nila dito sa Pugad Lawin. Ito po si Mother, asawa po ng ating bibisitahin. Nasaan po si Tatay? Ayan po, nakahiga. Ah, ayan si Tatay. Oh. Nakakasalita pa po siya. So, ayan po mga kabisig. Ito po ang kalagayan ng ating inilapit na si Mama Salinda. Tatay! Magandang hapon po! Tay, magandang hapon! Ngayon lang yan, kanina ay nakatukaw dyan. Ilan taon na po siya? Ano po yan, mga higit na po yan, 70 po? Kayo na, ilan taon na po kayo? Ayaw po, 56 po. 56? Medyo may allowance po yung edad nyo po, ano? May allowance po yung edad nyo sa kanya. Ako po yung may edad na. Dahil po yan, galing po Mindanao po yan. Ah, Mintaga Mindanao si Tatay. Ayan po, sapit po yan. Ayan po, naglalaba ko nga dito. Nagkasawa po kami. Ayan po. Gusto ko po nga rin, di paano yung mga anak niya, hindi na natagpuan, hindi na reply. Opo. Ibig sabihin po, ilan po yung anak ninyo? May anak po ako sa kanya, tatlo. May anak po kay sa kanya, tatlo. So, po siya, siguro po mga 50 yata ang edad po yan. Hindi po niya nga alam po ang kung kailan siya pinanganak, kung kailan siya pinanganak. Mga sabi ko lang po, baka sibing tila po siya. So, hindi niyo po alam ang pinakatunay na edad, kasi hindi niya po nakita yung pinaka-birth certificate niya. Ano po? Una-una po parang hindi po siya nag-aral. Opo. Hindi po nga niya alam ang edad niya. Opo. Ano po? Ilang taon na po kayo nagsasama, Tatay? No. Anak ko ay panganay, ma 21 na po ay. Ma 21 years. So, mahigit ko lang na po mga 25 to 30 years. Nag-asawa pa rin 2000. Opo. May si Tatay po, kailan pa po siya naging ganyan? Nakakalakad pa po ba siya? Nakakalakad po. Mula po nung
mag-lockdown, dati po naglalahot yan. Opo. Yan po. Nakalalahot niya, akalalahot niya, nag-lockdown po bang matagal na, may isang taon na po. Isa po, nag-steady siya, nag-stop na po siya, nakaganyan na, para bagang medyo po na, na, bawarap po kung anong dahil yan. Opo. Sa naaga pa, minakakita, minabalik po, hinahabol po yan. Opo. Hanggang ngayon, para baga siya nagbalik sa pagkabago, sa matanda, baga parang nag-aaral siya. Opo. So ngayon po nay, hindi niya po alam ang pinaka sa matagal niyo pong pagsasama. Ganun ko po ang tinanong ko po yan. Opo. Hindi po nagsasabi sa akin, hindi niya daw po alam. Opo. O hindi niya po alam talaga yung pinaka. Pero yung full name niya, alam niyo pinaka full name. Yung totoong pangalan, alam niyo naman. Ang pangalan niya po Porfirio. Opo, nakalagay po kasi dito sa text sa akin, Porfirio Abelia. Abelia po. Tay. Nakahiga lang. Ano po siya? Nakahiga lang po ba siya maghapon? Hindi man po nabang. Pinahiga ko lang po ta. Tinanong ko sa gamot. Nakakaw po man po yan. Ah, nakakaw po naman siya. Mamaya naman po yung bukas. Malakas lang na yan. Umiikot po man siya dito sa loob ng bahay niyo? Minsan nga ni po ay natinog siya. Minsan din nga napatulog. Para mong magang minsan din na nakulakatulog ta. Minsan din tuturog, katukaw. Kaya po sa araw, siya po ay tulog maghapon. Ngayon lang yung tulog ta. Ah, ngayon lang natulog ng hapon. Pero pinanong ko ng gamot. Mamaya, ignore na naman yan. Ah, hindi maganda yung pakiramdam niya. Kasi malakas kong kumakain. Kaya. At dahil lang pong wala. Pero okay naman po siyang kausap. Okay mo. Pag wala na pong yan, nakakauli man yun. Nakakausap lang po. Tanungin mo siya, masabi. May sakit ka. Sabi. Wala naman. Yan po muna sugat-sugat niya. Kamot niya yan. Pinagamot ko na po yan. Opo. Napansin ko nga, merong allergy daw po yan. Merong sugat. Allergy daw po yan. Katilang po yan. Makakapit po yan si tatay. Naubos na po nga yung gamot niyan. Hindi natin makakausap kasi wala na ako maasip. Natutulog. Pero kung halimbawa subukan niyo po natin kausapin, makakausap po natin yan. Tatay. Tatay. Ayan si tatay pala o. Aulahin ka daw. Tatay, kumusta po? Kumusta daw. Tay. Tay, kumusta tay? Ayan mga kabisi. Medyo parang masama ang pakiramdam. Talagang masama ang pakiramdam ni tatay. Tay, naririnig niyo po ako? Apari po ito. Ayan mga kabisig. Medyo hindi talaga maganda ang pakiramdam ng tatay Abelia. Kanina pa naman daw po ay nakapag nakatayo, medyo lalakad-lakad sa dito sa bahay. Ay masama ngayon ang pakiramdam. Na ginawa na po yan. Kaya siya ay nakaganyan. O yan po yung kalagayan po ng ating ibigan na si Tatay Abelio dito sa Ugad Lawin. So babalikan lang po natin siguro siya sa mga susunod na araw para siya po ay makausap ng maayos. Kasi sa ngayon po ay hindi maganda po ang pakiramdam ng matanda. Ano po? So, ito po yung kanilang tinitirahan. Butas-butas na po pala ito. Tanay, paano po pa nag-uulan? Hindi po pa na po yan. Minsan po, ipag na lang kami sa mga bara rin na po yung mga hari ang mga kulang beer yan. Hindi naman po pwedeng palitan at mga ano na rotol na mga kulang beer. Tagal lang po nga hindi ko natatabingan ito. Ay, ibig sabihin po, pag naulan, natulo, na nalipat na lang po kami sa nalipat po kayo ng higaan. Kasi katulad niyan, ayan po butas. Butas na yung bubong. Makaano tayo ni Mami, hindi naman din makakapagtigil po yung paglawot tayo. O, ano po ang dating hanap buhay ni tatay? Magdadagat po yan dati po. Magdadagat? Sumasama lang po yan sa ibang bangka. Opo. Tapos yun naman po ang ano niya. Yan,
tagal ng ano, hindi na sila kalawa, nagtigil na po, kaya nakasakit na ganyan. So ilang ano na po siya, ilang buwan na po, ilang semana na nakaupo na ganyan po siya? Ngayon lang po yan. Ah, ngayong araw lang po. Oo. Ngayong araw lang. Kaya nagpa, dito po nga tinuloy yung binyag ng apo ko. Opo. Ngayon, pinatukutuko po muna dumas, may gawa kami. Hihigan niyo po si tatay? Hihigan ko na po nga rin. Nagigili na po nga yun sa pinsan. Ayan po, mga kapit bising. Talaga yan ang ating senior citizen na idinulog sa atin ng ating kaibigan na si Rosalinda para bisitahin sa kanyang lugar dito sa Ugad Lawin. Ano po, ano po ang ipili? Ikinabubuhay po natin. Saan po tayo kumukuha ng mga... Kuyan, pag mayroon pong badihon, nakikibadi po ako. Halimbawa, may nagbibili sa bandaw ng badihon, may tuyuan. Inukuha nila ako, tapos mabadi ako. Opo. Ngayon, sa isang araw, binibigyan mo na po isang 300, 200. Ay, isa ka po ngayon, dalawang araw na hindi ako nakakabadi at pista po pa garito, walang ano, kaya wala rin kami yung badi ko. Sino po naglalako ng binabadi niyo po? Eh, minsan kay Marisa po, minsan kay Patrick. Saan po yun? May ginaro po dyan. Sa labasan po? Sa kanila. Yan lang kung kamalik po dyan. Ang kamalik? Ang bahay nila nandun. Sa luban din po. Opo. Naman po, istili lang ako. Ta, isang araw po, pag ako nagbadi, nabadi, tulong ko may mga anak po pagbabadi. Ah, tama po. Kasi wala pong kasama si tatay po, ano? Kung saan po, pag wala po yung alim, magbabadi kami, yun naman po laban po sa anak, sa asawa ko. Opo. Nandito po. So magkano naman po ang, magkano po ang kinikita nila? Minsan po, mahal po ang isda, minsan. Minsan ay nalulugi, minsan kunti lang, minsan nakaka-300 lang ang pinto nila, minsan mumbubli nga daw sila, I mean, ano, mahal ang isda. Opo, so minsan, ibig sabihin po, doon po kayo kumukuha ng binibili niyong pagkain? Yung isang yun, yung asawa ni GR, binibigyan nila kapag natin doon. Opo. Thank you. Ako naman, walang pong anak ko, kundi mag-body lang. Mag-body, opo. Yung anak kong may asawa yung nagpunta rito, yun nagtitinda, nag-angkat siya po, doon. Po. Sabi na diyan ko nag-angkat siya doon. Hmm. Akala ko po kayo mismo yung pinanggagalingan ng ano, paninda. Nag-angkat lang po din po pala kayo. Ano po? Binibigyan lang po ako ng pambiling bigas. Ano? Opo. O, yan po. O, yan po mga kabisig, mga kagunti, mga kalinga, yung po mga kamag-anak nito ni Tatay Abelia. Ito po yung asawa, ito naman po yung pamangkin, ito po yung isang binata na mahihain, mabas po. So ayan po, Nay, meron po akong kaunting nyo na ito lang po yung nakayanan ko. Isa lang po akong bagwang vlogger ko, ano? So ako po si Papa Ray, ito po bigas, ayan po. Bago po ako nagpunta dito, nagpunta na muna ako ng pakihila daw na ngayon. Pakihila po ng plastic. Ayan po, meron po kayong sitatay ng biskuit. Ayan. Tapos meron po, nakapi po si tatay. Nakapi po, nakapi po, tumakili yan. Oo, yan. Kapi po, kumahirin pa si tatay sa kapi. Ayan po, may ano po. May konting gatas. Ayan po, may noodle. O paano po eh, may makakaintay. Ayan po mga noodle. Beef po yan, saka chicken. Ito po may sardinas. Ito po. Ayan. Ito po ay asukal po. Ayan po, may asukal. Pantimpla ng kape. Ayan po yung mga kailangan na kailangan po natin para makatulong naman. So, kay Ma'am Lynn Basmayor, maraming salamat sa kayong umasa po sila sa kinikita sa pagtitinda ng tinapa. Ano po? Tinapa. Oh, yan si Ay, rapa na po po sa pag-alaga sa asawa ko. Tapos kailangan ko po ang suportan ng asawa ko. At lalo na po itong bahay namin, ganito nga. Butas-butas na po, wala na po kami matulugan. Minsan ay ganito po. Kung sino man po nakaka
Nakakarinig po sa inyo. Sana po humingi po kong tulong. Umaari lang po sana po. Dahil wala naman po, hindi na po nakaka, wala na pong kaayusan ang bahay po. Itagal na po. Ilang taon na nagbibilang pong taon. Nagbibilang na pong taon. Hanggang ngayon, hindi pa naman namin po nakaayos ang bahay ko. Wala po kami kubita, lahat po, lahat po. Wala po kami ano. Kaya po yung minsan po sa mga anak ko po, minsan din po, hindi pa wala pa po trabaho mga anak ko dahil yun po ay mga bawal pa pong magtrabaho sila. Sabi ko po nga ni, yun nga po nga ni na, kaila, basta kailangan ko lang pong baka mahingi po kong tulog na gusto ko pong mapayos ang bahay ko. Tapos yung una po nga, lahat na po. Ayan, naasa na lang po ko sa anak ko na nagtitinda, na hindi na po nga ni, naawa din po nga ako minsan. Pag wala-wala po akong pera, naingin ko sa anak ko, hindi po magbadi, wala po akong kikitain. Po, tambay po ako. Yan naman po may suporta sa anak ko dahil ang asawa ko, minsan, bantayan po. Apo. Yung mga anak niyo po, may mga trabaho po? Ang mga anak ko po, wala naman pong trabaho. Minsan po matrabaho, kulang naman po sa amin. Ayun po. Tulong-tulong po sa pagbabadi. Ayun po lang naman ang, gusto lang po maka, ayos po ang bahay, kumari lang po sana. Ano po ay, hindi po sa akong tulong. Ayan po mga kaupit bisig, ang asawa po ni tatay na humingi po sa atin ng kaunting tulong dahil ito na po nga ang kanyang, kanilang bahay. Oh. Puro butas na po kapag umuulan, lalo na po ngayon mga tag-ulan. Ito po yung siguradong ito po, puputik daw po ito. Napasok po ang putik yan. Napasok ang putik dito kasi mababa po yung kanilang lugar. Ayan. Ayan po yung kwan. Oh. May mga gandang loob, mga kabutihan diyan, mga magandang puso. Pwede po nating tulungan ito si Tatay. Na wala na pong anak buhay, senior citizen na. Wala nang kakayahan po. May meron na mga kaibigan. At mali po ito po yung barberong layas, Papa Ray. Kundi bago pala po sa aking channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe.